Yo guys, Pastor Anthony Bulcan. In this channel, we will talk anything under the sun, biblical approach and practical perspective. Please share, like, click, and subscribe. And don't forget to keep the information. Godspeed. Hello guys, mag-unbox tayo ngayon ng Xiaomi air pump. Nabili ko to sa Lazada. Nasa 1,790. Yung iba mas mahal, so hanap na lang kayo ng mura. So ito siya. Kaya ako bumili nito kasi kailangan natin to, lalo pag may sasakyan ka o motor, mas madali siyang gamitin. So ito siya. At i-review din natin to kung gaano siya ka-effective. So tara, buksan natin to. So guys, unbox na natin. Tignan natin anong laman ito sa loob. So ito yung makikita nyo pag binuksan nyo. Ito yung actual unit. Medyo mabigat siya. Pero okay naman. So meron tayong mga tawag dito, manual, may pouch, saka may USB charger kasi rechargeable to guys. So ganito yung pinaka unit nya. Dito mo siya tatanggalin yan para mag automatic on na siya. Tapos pag sinaksak mo siya dito ulit, mamamatay siya. So testing natin to sa bike. Testingin natin siya dito sa bike kung gano'n siya kabilis at effective. Okay, so set natin yung bike ng 35. Although 65 PSI, kaya nito actually. Gawin natin siyang 35. Tagal-tagal ko na rin hindi nahanginan tong bike ko dahil hindi ko nagagamit eh. So tatanggalin natin dito uli sa may pula para mag on siya. Tapos set natin ng 35. Yan. Lubit natin siya dito. Ay, makikita nyo rin yung gauge ng hangin sa loob ng gulong. So 18 gagawin natin, set natin 35, tapos pipindutin lang natin yung gitna. Yan, automatic siyang mamamatay pag na-hit niya na yung targeted natin na PSI. So ganito rin yung proseso niya guys, kakabit mo, tapos makikita mo yung gauge ng gulong mo. So iset natin siya sa 35. Naka-30 siya ngayon. Ganda dito, pwede mong hawakan.
Okay, inahit niya na yung 35. Automatic siya mamamatay. Okay guys, so nasubok ko na siya sa bisikleta saka sa apat na gulong ng kotse. Kaya naman siya at ang battery niya nagdilaw pa lang. Usually orange yata to, orange na. Pag pumula to, taupat na. So kaya siya ng apat na kotse, 35 PSI, ay apat na gulong ng kotse, 35 PSI, tapos dalawang gulong ng bisikleta, 35 PSI din. Nung ginagamit ko, hindi siya ganun kainit, uminit, pero kaya-kaya mo pa rin hawakan. So, I would recommend na maganda to na magamit natin, baon natin kaysa magbomba-bomba ka pa ng manual. Mas ano to, convenient, tsaka mas handy. So, mura na rin siya, sulit na rin siya sa price niya na $1,790 sa Lazada. So, yun yung review ko guys sa Xiaomi air pump na to. At salamat sa panonood nyo. At pakishare and like na rin itong video na to sa inyong mga kaibigan. So, sana nakatulong yung review natin. At sa susunod ulit na mga gadget na reviewin natin, makakatulong sa atin. Salamat. Godspeed. Hundred elite club members. Only a few who dare join. The harvest is ripe and the laborers are few. Together we can make a huge difference in this world. Come join this club. You can make a difference. Guys, meron po tayong good news. Meron na tayong online Champions for Christ Bible Training Program. Now, ang tanong nyo, sino ba ang pwede mag-aral dyan, Pastor? Kung pastor ka, pwede ka mag-aral. Kung member ka, pwede ka mag-aral. Kung isa ka sa mga leaders sa church, pwede ka mag-aral. Kahit nga hindi ka born again, pwede ka mag-aral. Yung apat na yan, pwede mag-aral. Idagdag mo pa yung pure use sa Bible. So, yung mga lima na yan ang pwede mag-aral. Now, ang gagawin natin sa online Bible course natin, meron tayong set up na class, meaning pwede ka sumama sa isang class and may schedule yun. So, dun kayo mag-online para mag-start ng Bible school natin. Meron ding also customized and catered for your personal need. Kasi ang katwiran ng bank, so, di ko pwede ng tatlong beses sa isang linggo pumasok, hindi ako pwedeng pumasok ng gintong araw, ang available ko lang is dalawang araw, kaya hindi ako pwede sa gabi, hindi ako pwede sa umaga. So, ito na yung mag-eliminate sa mga reasons natin para ika nga matugunan. And I do believe God gave us the wisdom para talaga ma-address yung ika nga desire natin na makapag-aral. Yun nga lang, there are acceptable reasons kung bakit hindi tayo makapag-enroll. So, yung customize, i-PM mo lang ako or i-email mo ako kung gusto mo mag-enroll para i-customize natin yung schedule para sa'yo. And I do believe ang kalooban ng Diyos talaga ma-equip tayo or sa atin na hindi pa natututunan ng Biblia, pag-aralan natin ng Biblia para mas lalo natin maintindihan at maunawaan ang plano ng Diyos at kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. So guys, ano bang iniintay nyo? Mag-PM lang kayo or mag-email sa akin para malaman ko kung interesado kayo. And I believe, mag-aaral kayo sa Bible School na to, your life will never be the same again. Godspeed!